Kasabay ng malakas na tibok ng puso ni Bella ang bawat kilos. Abot langit ang pasasalamat niya nang maramdaman ng lupa sa mga paang walang suot na kahit na ano. Bella! Natatakot siyang luminga sa veranda kung saan siya lihim na tumakas. Naroon ang kanyang tiyahin na sumisigaw. Bella! Bumalik ka rito! Naawa man ang dalaga sa itsura ng kanyang tiyahin, mas naawa siya sa kahihinatnan niya kung tuluyang madalas siya ng tinuturing na magulang sa simbahan. Huminga ng malalim si Bella bago nagdesisyong talikuran si Wilma. Mataas pa rin ang paghinga niya bago matapang ang anyong ipinagpatuloy ang pagtakbo. Nasusugatan ng mapulang talampakan ng dalaga dahil sa ilang matutulis na batong nadadaanan. Hindi niya yun alintana. Gusto niya lang makaalis sa lugar na hindi siya hinahayaang maging masaya at malaya. Ikukulong pa sa kasal sa isang matanda. Ginawa siyang bayad utang ng sariling pamilya. Hinahangin ang mahabang buhok ni Bella. Ganon na rin ang bestidang kulay puti. May isang kotseng nasa gilid ng tahimik at mahaba nilang highway. Highway na nagdudugtong sa syudad at sa kanilang maliit na bayan. Bella! Sa narinig na pagsigaw ng kanyang pangalan, ay muling binalikan ng tingin ng dalagang isang kotse. Buti na lamang at nabuksan niya ang pinto ng backseat. Nakayuko siyang pumasok sa loob. Bilis! Hinihintay na tayo ni boss! Nagmamadaling isinarado ng lalaki ang zipper ng suot na lumang pantalon. Lumabas ito mula sa mataas na damo kung saan huminto at nagbawas. Tinakpan ni Bella ang bibig nang maramdaman ang paggalaw ng kotse. Mula sa likuran ay nasilayan niyang mga lalaki na sumakay sa driver's seat. Maingat siyang pumihit at hinawakan ng pinto. Bubuksan na sana niya para bumaba nang makita niya sa salamin ang kaniyang tiyahin. Hanggang sa tuluyan ang umabanti ang kotse. Nasundan na lamang yun ang tingin ni Wilma. Sino ka? Daig pa ng dalagang nakakita ng multo nang mabuksan ang pinto ng kotse. Naroon ang isang lalaking kitang-kita niyang may nakasuksok na baril sa tagiliran. Itinaas ni Bella ang kamay habang hindi mailarawan ang takot sa anyo. May sumilip na isa pang lalaki sa kanya. Dalhin natin yan kay Boss Wilder at baka parakyan. Hindi. Hindi ako pulis. Hindi. Aray! Ano ba? Bitawan mo ako! Hinila siya ng lalaki palabas ng kotse. Doon niya lamang napagtantong madilim na at halos ilang oras na ang nakakaraan. Ano ba? Nang bumukas ang pinto, ay natigilan si Bella. Marahan niyang inangat ang mga mata. Lennox! Bati ng isang malaking gwardya sa lalaking kasama niya sa bungad ng kasino. Muling binalikan ang tingin ng dalaga ang kabuuan ng isang magulo at maingay na sugalan. Tara! Hinawakan ni Lennox ang braso ng estranghera. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Hila-hila siya nito padaan sa gitna ng mga lame-lames ng may iba't ibang uri ng sugal. Tulungan niyo ako! Paghingi niya ng saklolo. Pero parang walang naririnig ang mga naroon. Walang lingong likod sa kaniya habang focus sa paglalaro. Huminto sila sa isang malaking vending machine. Napatingin si Bella sa isang tila bouncer sa tabi nito na binabantayan ang bagay na yon. Nandiyan na ba si boss? Tanong ni Lennox. Nasa loob po. Sagot naman ang gwardya bago binato ng tingin ng dalaga. Babae ni boss? Pagtukoy nito sa kanya. Napakunot noo si Bella. Hindi. Parak. Sagot naman ni Lennox. Iniwas niya ang brasong hawak nito. Hindi nga ako pulis. Ano bang hindi mo maintindihan dun? Asik niya. Muling hinablot ni Lennox ang braso ng dalaga. Kay Boss Wilder ka magpaliwanag. Napatingin si Bella nang magbukas ang vending machine na parang isang pinto. Namangha pa siya dahil may kwarto sa likod noon. Tara! Ano ba? Bitawan mo ako, hindi nga ako pulis! Natigilan siya sa pagsasalita nang itulak siya ng lalaki sa harap at tapat ng isang may kataasang pwesto. Napatingin ang dalaga sa isang mesang may mga bote ng alak at sigarilyo. Lumipat ang mga mata niya sa isang nakadikwatrong anyo ng lalaki. Mula sa sapatos nitong itim, ay umakyat ang paningin ni Bella pataas sa mukha nito.
Boss Wilder, nahuli namin sa likod ng kotse. Tinitiktikan kami. Siguradong pulis to. Aniya ni Lennox sa amo. Hindi humihinga sa pagkakatayo ang dalaga. Pinanood na lamang niya kung paano dumukwang ang misteryosong lalaki para ibaba ang hinihitit nitong sigarilyo bago bumalik sa kinaupuan at isinandal ang sarili sa pulang throne chair. Doon marahang umakyat ang liwanag sa pwesto ni Wilder. Nahigit ni Bella ang hininga na magtama ang kanilang mga mata. Guwapo, ngunit tila isang delikadong estranghero. Huminto yata ang pagtibok ng puso niya habang hindi kumukurap sa pagkakatitig dito. Pulis? Ulit ni Wilder. Pinutol nito ang pakikipagtitigan sa babaeng bit-bit ng kanyang kanang kamay na si Lennox. Kahit traffic enforcer, parang hindi siya papasa. Nakangising aniya ng binata. Hindi naman alam ni Bella kung matutuwa siya sa sinabi nito. Para kasing nilait ang itsura niya at nagmukhang mahina sa paningin ng lalaki. Nakita ho namin sa kotse. Ramdam niya ang panginginig ng boses ng lalaki nang hatakin siya. Ramdam niya ang takot nito habang kausap ang estranghero. Halata naman na mataas ang pwesto at amo nito ang lalaki. Kaya ganun na lamang ang takot at kaba nito. Bitawan mo nga ako! Muling sinalubong ni Bella ang mata ni Wilder. Tinitigan lamang siya ng binata habang seryoso ang imahe. Hindi ako pulis. Nagtago lang ako dahil... Kusang natigilan ang dalaga na nagpaangat ng magkabilang kilay ni Wilder. Naitikom ni Bella ang labi at itinoon ang mata sa mesa. May ngisi sa labi ang binata. Bago sinenyasan ang kanang kamay na umalis. Naiwan ang dalaga sa di kalayuan. Binalikan ng tingin ni Bella ang lalaki sa sofa bago nagmadaling tumalikod. Alis na ako. Wala bang nakapagsabi sa'yo na sa oras na makapasok ka sa teritoryo ko, hindi ka na makakalabas pa? Parang tinamaan siya ng kidlat buhat sa narinig. Dumikit ang mga paa niya sa sahig dahil sa baritonong tono ng himig ng estranghero. Tumayo si Wilder at nagsimulang humakbang. Ang bawat tunog mula sa sapatos nito ay nakakapagpapigil ng paghinga ni Bella. Kahit nanginginig, ay marahang humarap ang dalaga. Kulang na lamang, himatayin siya nang makitang nasa harapanan niya ang misteryosong lalaki. May nakakatakot ng isi sa labi nito. Hindi ka pwedeng basta na lamang umalis o kahit lumayo. Delikado nitong tono habang titig na titig sa kaniyang mga mata. Hirap na lumunok ng laway si Bella. Kahit nangihina ang tuhod, ay sinubukan niyang magkaroon ng lakas ng loob. Sumakay ako sa kotse niyo dahil kailangan. May tinatakbuhan ka? Anong krimen? Naroon pa rin ang ngisi nito sa labi. Hindi. Mahina niyang tanggi. Humitit ng sigarilyo si Wilder bago binuga ang usok pa itaas. Nag-aarko ang mga kilay na pinanood ito ni Bella. Tumatakbo pero hindi isang kriminal? Napasinghap siya nang hatakin nito ang braso niya. Tumama sa ilong niyang tangos ng ilong ng estranghero nang basta na lamang siyang idikit sa mukha nito. Pinagloloko mo ba ako? Usal na lamang yon pero kakaiba pa rin ang takot na gumagapang kay Bella. Inihilig niya ang mukha sa kabilang banda habang may mga luha. Hindi. Ramdam ni Wilder ang panghihina ng buong katawan ng dalaga. Kaya pabalian niya itong binitawan. Buti na lamang, matatag ang binti ni Bella at nakuha pa niyang tumayo. Tinakasan kong tiyahin ko. Seryosong tinapunan ng tingin ni Wilder ang dalaga. Suwail na pamangkin. Tatango-tango niyang wika. Hindi. Hindi ako suwail. Hindi ko lang kayang magpakasal sa lalaking hindi ko mahal. At hindi ko maatim na isipin na ipinangbayad ako ng sarili kong kadugo para sa sarili nilang kapakanan. Umiiyak na sambit ni Bella. Kumurap ang mata ni Wilder. Hindi ako masamang tao. Mahinang wika ni Bella. Lennox! Mabilis na pumasok ang kaniyang kanang kamay. Boss Wilder, bitbitin siya palabas. Alertong napatingin ng dalaga sa kaniya. Kahit hindi na, kaya kong maglakad. Sa nakikita pa lang niya,
ay alam na niyang napakadelikado kung mananatili siya sa lugar na ito, habang alam niya kung anong klaseng tao ang nasa harap niya. Tila mas delikado pa ito kay kamatayan. Uuwi na ako sa amin. Muli siyang tumalikod. Dalhin siya sa bahay. Nanigas ang buong katawan ni Bella. Masusunod, Boss Wilder. Tumalikod ng binata. At narinig na lamang niyang pagsigaw ng babae ng hawakan ni Lennox. Takot na takot si Bella pero wala siyang nagawa ng pagtulong-tulungan ng mga lalaki. Isinakay siya sa kotse at dinala kung saan. Ibinato lamang siya basta sa isang kwarto. Umikot ang mga mata niya sa magarang silid. Kahit na sa maayos na lugar ay ginugupo pa rin siya ng matinding takot. Lalo na't alam niyang nasa ilalim siya ngayon ng lalaking hindi niya kilala at mukhang halang ang bituka. Nahigit ni Bella ang hininga nang bumukas ang pinto. Iha! Isang matandang kasambahay ang pumasok sa loob. May daladalang nakatuping tuwalya at nakangiti. Maligo ka muna bago kumain. Ani yan ito. Akma siyang hahawakan ng matanda nang umiwas siya. Natigilan naman ito bago ngumiti sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan. Ako si Stella, ako ang kasambahay ni Wilder. Wilder? Si Wilder, siyang nagpadala sa iyo rito. Napaisip si Bella. Maligo ka na at magbihis. Tinalikuran na siya ng kasambahay. Sino at ano si Wilder? Lakas loob niyang tanong dahilan para hindi na may pagpatuloy ni Stella ang paghakbang. Anong klase siyang tao? Dagdag niya. Si Boss Wilder. Siyang amo ng grupo. Pumasok si Lennox sa kwarto. Ito naman ang tiningnan niya. Mayabang na naglakad ang lalaki. Isa siyang leader ng mafia. Mafia? Napatitig ang dalaga sa iisang pwesto. Noon sa kabilang bayan ay may naririnig na siya tungkol sa mafia. Hindi niya alam na totoo ang lahat ng tungkol doon. Kung nasa delikadong tao siya, kailangan na niyang umalis sa lugar na ito. Manang Stella, pakitulungan mo ang bisita nating maligo. Parang isang manika na inalalay ni Stella ang walang kibong dalaga. Marahan at maingat ang bawat pagtapak ng talampakan ni Bella. Naroon siya pababa ng hagdan. Nag-ipon lamang siya ng lakas ng loob kanina. At sa pag-asikaso sa kanya ng matandang kasambahay sa paliligo at pagbibihis ay marami siyang nalaman. Si Wilder ay nagmamay-ari ng isang iligal na kasino. Isa rin siya sa kinatatakutang tao sa syudad. Sa mga naglalaro sa isip ni Bella ay mas bumibilis ang paglalakad niya. Hindi man niya alam ang pasikot-sikot sa malawak na bahay ng mafia leader ay may sariling isip naman ang paa niya. Isang pinto ang tinungo ng dalaga at binuksan yon. Hindi katulad sa kasino maingay at magulo, sa bahay nito ay walang katao-tao. Kaya tingin niya ay may pag-asa siyang makaalis sa lugar na ito. Napangiti siya nang makita ang likod ng bahay. Isang lingon ang ginawa niya sa mansyon bago muling binalikan ng tingin ang tatahaking madilim na daan. Boss Wilder! Nagmamadaling bumaba si Lennox sa hagdan. Huminto ito sandali at tiningnan niya mula sa gitna ng sala. Wala po rito yung babae. Napairap si Wilder. Walang bakas na pagkagulat. Tinungo niya ang sofa at doon komportableng umupo. Boss, susundan ko po ba? Babalik siya. Nagtataka naman si Lennox. Siguradong babalik siya. Huwag na tayong mag-aksay ng oras. Sugat-sugat na ang mga paa ni Bella. Hinahabol niya ang hininga. Napadpad na siya sa isang gasolinahan. Wala siyang mahinga ng tulong. Sa paglingon ay natigilan ng dalaga. Agad siyang nagtago sa isang sulok ng masilayan ang mga lalaking nakasakay sa kotse. Kasalukuyan itong nagpapagasolina. Naniningkit ang mga mata niya habang kinikilala ang mga naroon. Naging mariinang kapit niya ng masilayan ang kaniyang tiyahin at ang isa sa mga tauhan ng matandang pakakasalan niya. Hindi. Usal ni Bella. Pumikit siya ng mariin kasabay ng pagsandal
Alam niya ang kakayahan ng matandang dapat niyang pakasalan. May pera ito at mga koneksyon, kaya paano siya makakatakas sa kapalaran niya? Saan siya pupunta? Saan siya ligtas? Saan siya magtutungo at puprotektahan siya sa kinatatakutang tadhana niya? Isang mahinang paghinga ang nagawa ni Bella. Kailangan niyang mamili. Sa isang leader ng mafia o sa matandang ipapakasal sa kanya? Boss, pasensya na. Pumasok po. Sinanyasan lamang ni Wilder si Lennox para huminto ito sa pagsasalita. Mula sa likuran ng kanang kamay ay lumabas doon ang nakatungong dalaga. Napangiti siya habang hawak ang isang baso ng alak. Alam kong babalik ka. Aniya niya. Dahan-dahang itinaas ni Bella ang muka. Napabuntong hininga pa siya nang magtagpo ang mga mata nila ng mafia leader. Pwede ba akong manatili rito? Mahinang tanong niya. Nagkatitigan silang dalawa. Huminto sa pagtungga ng baso si Wilder. Nakataas ang isang kilay niya ng pailalim na sinipat ng tingin ang dalaga ngayon sa harap niya. May sugat sa mga paa nito at halatang pagudang imahe. Sa kabila ng lungkot at lahat ng hirap sa mukha ng dalaga, naroon pa rin ang hindi mailarawan nitong ganda. Pwede naman. Umaliwalas ang anyo ni Bella buhat sa narinig. Sumandal pa ang binata sa kinaupuan habang nakapatong ang braso sa sariling tuhod nito. Talaga? Pwede akong manatili sa bahay mo? Hindi niya makapaniwalang tanong. Kulang ako sa mga kasambahay. Handa akong magtrabaho. Kapalit ng pananatili ko rito. Pangako yan, Wilder. Napalulo ng laway si Bella nang maging seryoso ang tingin sa kanya ng leader ng mafia. Napaisip tuloy siya kung may mali siyang sinabi. Naiatras niya ang paa nang tumayo ang binata habang nakatitig sa kanya. Napaatras pa muli ang paa niya nang lumapit sa kanya si Wilder. Boss Wilder. Pagtatama nito. Marahan ang naging tango ng dalaga. Buong tapang niyang sinalubong ang magaganda pero parang nakakasugat nitong tingin. Boss Wilder. Ulit niya. That's right, sweetie. Nang tingalain niya ay napakalapit ng mukha nito. Nang akalaing ilalapat ang labi sa kanya ni Wilder ay ipinikit niya ang mga mata. Napangiti ang binata bago umalis sa harap ng dalagang istranghera. Magandang umaga, Boss Wilder. Manang, kape. Dinaanan lamang ng binata si Bella. Nagderecho ito sa lamesa at umupo sa silya. Nasa palengke po si Manang Estela, pero ako pong nagtimpla ng kape niyo. Napahinto siya nang lingunin siya ng bagong amo. Lihim siyang lumunok ng laway. Tinuruan po ako ni Manang. Sandali lang ho. Nagmamadaling pumunta si Bella sa kusina. Nang makabalik ay may dala na itong tasa ng kape. Maingat na inilagay sa tapat ni Wilder. Sana ho magustuhan niyo, Boss Wilder. Tinasan lamang siya ng kilay ng binata. Kinuha ang tasa. Pigil-pigil niya ang hininga ng itapat na nito sa labi ang tasa. Taas ang mga balikat ni Bella nang ibuga ni Wilder ang ininom kasabay ng pagtayo. Anong klaseng kape to? Singhal nito sa kanya. Tensyonadong tiningala niya ang leader ng mafia. Mas nakakatakot pala ito kapag nagagalit. Boss, huwag mo nang uulitin ang magtimpla ng kape. Walang kwenta. Seryosong wika ni Wilder. Opo. Inayos niyang suot na leather jacket. Hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang ituloy-tuloy ang galit sa dalaga. Maganda ka. Isasama kita. Saan po? Huwag ka nang magtanong. Opo. Natatarantang tumalikod si Bella sa binata. Nasundan na lamang ng tingin ni Wilder ang dalaga. Lulan ngayon ang magarang sasakyan ng dalawa. Walang kibo si Bella sa tabi ng mafia leader. Sa kasino sila nagderecho. Boss Wilder, ano pong gagawin ko rito? Pilit niyang sinasabayan ang malalaking hakbang ng binata. Pumasok sila sa loob. Dahil umaga pa, ay wala pang mga sugarol at mga tanging naglilinis sa loob lamang ang naroon. Ikaw ang magiging assistant ko. Assistant? Naulit niya.
kailan pa nagkaroon ng assistant ang isang mafia leader. Napatingin si Bella kay Lennox. Ang alam niya, ito ang kanang kamay ng amo. Nagderecho sila sa lihim nitong silid. Pabagsak na umupo si Wilder sa kaniyang maliit na sofa. May inabot na journal sa Lennox sa amo na ibinato sa dalaga. Buti at mabilis si Bella at nasambot niya yon. Nagtatakang binato niya ng tingin ng binata. Dahil wala kang kwentang magtimpla kahit simpleng kape, siguradong hindi ka mapapakinabangan sa bahay ko. At sayang ang pananatili mo ron kung wala akong pakinabang sayo. Seryoso lamang siyang nakikinig dito. Sa kasino, baka dito ka magkaroon ng silbi. Aayusin at sasabihin mo sa akin ang schedule ko. Ano ko? Mafia secretary? Bulong niya sa sarili nang buksan ang notebook na hawak. May sinasabi ka? Wala ho, Boss Wilder. Salamat po sa trabaho at sana ho sa pagkakataon na to, magawa ko to ng tama. Lennox. Dumikwatro si Wilder. Tumayo naman ito sa kanang pwesto ng kinauupuan niya. Sinulyapan niya ang dalagang nakatayo pa rin. Labas na. Hindi ka na kailangan dito. Pagtataboy niya rito. Sige ho. Napailing na lamang si Wilder habang nakapako pa rin ang mga mata sa dalagang palabas. Hello, Miss Beautiful. Hoy Rex, umayos ka rin kung gusto mo pang mabuhay. Huwag mong pormahan ang babae ni Boss Wilder. Napatingin si Bella sa mga naglilinis ng kasino. Umiling siya sa mga ito at ngumiti. Nagkakamali kayo. Hindi ako babae ni Boss. Pagtatama niya. Eh ano, nanay? Natatawang aniya ng babae. Assistant niya ako. Naiilang nangiti pang gumuhit sa labi niya bago itinaas ang hawak na notebook. Ako si Cora. Inabot ng babae ang kamay kay Bella para makipagkilala. Kinuha niya yon at ngumiti. Sabay silang naglakad patungo sa isang maliit na counter kung saan may mga alak. Ngayon lang nagkaroon ng assistant si Boss Wilder ah. Pagtagal-tagal niyan, babae ka na niya. Hindi mangyayari yon. Sagot agad niya nang kunin ang inabot nitong baso ng maiinom. May nanunuksong ngiti sa labi ni Cora nang ipatong ang dalawang baraso sa mesa ng counter. Nagkatitigan silang dalawa. Bakit naman? Guwapo si Boss Wilder. Mayaman, hot, at ayoko ng kriminal. Awat agad ni Bella. Umiling-iling pa siya. Nandito ako dahil wala na akong pagpipilian. Sa lugar na to, at kung saan malapit kay Wilder, doon lang ako ligtas. Pahayag pa niya. Wala naman siyang pagpipilian. Mas mamatamisin niya muna kahit sandali na narito. Palipasin niya muna ang araw bago muling lumabas at maghanap ng lugar na pwedeng mapagtaguan. Lugar na hindi matatagpuan ng matandang dapat niyang pakakasalan at malayo sa delikadong mafia leader. Bakit kayo nagkukwentuhan? Tapos na ba ang trabaho? Mabilis silang pumormal nang dumating si Lennox. Sinulya pa nito si Cora. Ipagpatuloy niyong paglilinis. Opo, mamaya na lang ulit Bella. Paalam ng bagong kakilala. Sige. Tawag ka ni Boss Wilder sa loob. Tiningnan niya si Lennox bago bumaba ng silya. Muli siyang bumalik sa sekreto nitong silid. Umupo ka rito. Kahit naguguluhan ay tumalima naman si Bella. Umakyat siya sa may kataasang pwesto ng amo. Umupo siya sa isang pulang sofa sa kanan ng leader ng mafia. Napatingala si Bella nang ito naman ang tumindig. Ano ho ba ang gagawin ko rito? Dito ka lang, may pupuntahan kami. Kung ganon, di ba dapat ho kasama niyo ko? Yun ang trabaho ng isang assistant, hindi ho ba? Akma siyang tatayo nang pigilan siya ni Wilder. Hawak sa ulo, hinarap niya ito at tiningnan pataas. Ako ang naguutos, ikaw? Tagasunod ka lang. Wala ka ring karapatang questionin ang lahat ng lumalabas sa bibig ko. May persahang binitawan pa ng binata ang ulo niya. Halos magulo ang buhok niya. Bumaba ang mukha ni Wilder bago hinawakan siya sa baba. Nagtugma ang mata nila ng leader ng mafia. Ngayon, susundin mo ko. Manatili ka rito hanggang sa makabalik ako. Pigil ang gigil ni Bella.
Iniwas niya din ang baba sa pagkakahawak ni Wilder. Palibhasa, illegal ang trabaho mo. Anong sabi mo? Natatawang sarkastikong aniya nang tumuwid sa pagkakatayo. Tumayo siya at hinarap ang amo. Alam ko naman ang trabaho ng isang mafia leader. Sigurado akong illegal ang gawain niyo. Alam mo naman pala eh, bakit gusto mo pang sumama? Gusto mo ring maging kriminal katulad ko? Kumurap ang mga mata ni Bella. Kahit may ngiti sa labi si Wilder, may mas malalim pa siyang emosyon na naaaninag dito. Ano? Halika! Hinaklit pa nito ang braso niya. Nahiya naman siya bigla, lalo na nang salubungin ang mga mata nito. Kita mo? Galit naman siyang binitawan ni Wilder. At huwag mo kong husgahan. Pare-pareho tayong makasalanan. Hindi ka Diyos. Tinitigan ni Bella ang mga mata ng mafia leader. Pasensya na. Hinawi ng binatang dalaga bago naglakad palabas ng silid. Inip na inip siya sa loob ng kwarto. Nakatulog na nga siya sa sofa dahil sa sobrang tagal ng kaniyang amo. Napaayos lamang si Bella nang marinig ang pagbukas ng pinto. Agad niyang inayos ang buhok at itsura. Nakahanda na siyang umiti habang patayo nang maglahaw ang emosyon niya sa muka. Boss Wilder. Alanganin niyang bate. Lihim niyang tiningnan ang akbay-akbay nitong babae. Ipaghanda mo kami ng maiinom. Utos sa kanya ni Wilder. Mahinhin siyang tumango. Hindi alam ng dalaga kung bakit bigla na lamang nawala ang lahat ng nararamdaman niya. Nadismaya siyang ewan. Ano? Iritang tanong sa kanya ng amo. Tabi. Maotoridad nitong utos na ikinatawa ng babaeng akbay-akbay nito. Banayad pa na nagulat si Bella nang makalabas ng silid. Nagsisimula na pala sa labas ang kasiyahan ng mga sugarol ng syudad. Marami ng mga tao nag-uubos ng kani-kanilang mga pera. Isang napapagod na hininga ang nagawa niya. Nagderecho siya kay Cora. Nakasimangot siyang dumikit sa counter. Inumin daw si boss. Patamad niyang aniya. Bakit ganyan ang itsura mo? Parang natalo ka ng malaki sa blackjack. Natatawang sad ng kasamahan habang naglalagay ng alak sa baso. Wala lang. Parang sira ulo yung amo natin. Binuro ako ron sa loob ng kwarto niya. Yee! Baka ayaw ni boss na may makakita sa yung ibang boylet. Panunokso ni Cora. Walang emosyong humarap siya rito. Imposible yon. Sadyang may trip lang si Boss Wilder. Teka, maiba ako. Yung babaeng kakbay niya, girlfriend niya ba yon? Hindi niya napigilang usisa. Isa sa mga girlfriend niya. Oh, mukhang marami sila. Napagtanto ni Bella. Ano bang aasahan niya sa isang mafia leader? Kung kaya nitong gumawa ng ilegal, ano pa ang magbilang ng babae? Kinuha na ni Bella ang tray na may alak at muling bumalik sa silid ng amo. Natigilan si Wilder sa pakikipag-flirt sa babaeng akbay nang pabagsak na inilagay ng dalaga sa mesa ang mga alak. Tinitigan niya ang basong halos mataob ang laman. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin. Yan na ho, boss. Inirapan siya ng dalaga bago tumalikod. Hanapin mo sa labas si Lennox. Bumalik ka rito pagkatapos. Utos sa kanya ng binata. Tumirik lamang ang mga mata ni Bella. Napangiti naman si Wilder habang tinitigan ang likod nito. Nasaan ba si Lennox? Sa dami ng tao sa loob ng kasino ay hindi niya matanawang kanang kamay ng amo. Naglakad siya para magtanong sa gwardyang nasa pintuan. Napahinto sa paghakbang ang dalaga ng may makabanggaan. Pasensya na ho. Napipi si Bella nang makita kung sino ang nasa harap niya. Sa dinami-rami ng lugar kung saan kita hinanap, nandito lang palang mapapangasawa ko. Tila binarilang sentido niya habang nakatitig ngayon sa lalaking dapat niyang pakakasalan. Si Eduardo Agoncillo, isang matandang sindikato sa bayan nila. Ang lalaking merong malaking utang ang kaniyang tiyahin. At dahil hindi mabayaran, siya ang hiniling nakapalit. Eduardo? Takot na usal ng dalaga.
Hindi na niya nakuhang pumihit para tumalikod at tumakbo. Nahilan na ni Eduardo ang kanyang manipis na braso. Hinatak siya palapit. Napadikit si Bella sa katawan at mukha nito. Napapikit siya ng mariin habang nananalaytay ang matinding takot sa katawan. Sa akin ka na, Bella. Wala ka nang matatakbuhan. Bulong sa kanya ng matanda, dahilan para tumulo ang luha ng dalaga. Bitawan mo ko! Ginawa pa rin niyang lahat. Nilabanan ng takot na nararamdaman. Dahil sa pagkakataon na ito, sarili lamang ang meron siya. At siya lang mismo ang makakatulong sa sarili niya. Inigkas ni Bella ang siko. Tumama yon sa ibabang parte ng katawan ni Eduardo. Dahilan para mabitawan siya nito. Kinuha niya itong pagkakataon para makalayo. Saktong may nakasalubong siyang isang waiter. Nakabanggaan yon ang dalaga. Bumagsak ang baso ng mga alak at nabasag. Nagdudumilat siyang tumingin doon. Bella! Muli siyang pumihit kung saan. Sa pagtakbo ay tumama siya sa lamesa ng mga naglalaro ng bakarat. Tumaob ang mesa kasama si Bella. Natigilan ang lahat at napatingin sa kawawa at basang dalaga. Hindi mo ako matatakasan. Umiiyak na tumingala si Bella kay Eduardo. Akala niya, ligtas na siya sa lugar na ito. Wala talagang hindi kayang gawin ng matandang mayaman na ito. Pabayaan mo na ako. Hindi maatim na kung sino magpakasal sa tulad mo. Binayad ka ng tiyahin mo sa akin. Kaya sa akin ka, sa ayaw at sa gusto mo. Sumenyas ang matanda sa mga tauhan nito para lapitan ang dalaga. Hawak-hawak siya ng mga ito sa braso at itinayo. Bitawan niyo ako! Dalhin siya. Utos ni Eduardo at tumalikod. Wala kayong dadalhin. Napahinto ang lahat. Tumutulo ang mga luha ni Bella nang luminga sa baritonong boses na yon. Naroon si Wilder, seryosong nakatayo. Tila naman nakahinga ng kaunti ang dalaga. Para bang isang kapirasong liwanag ito na nagbukas sa mga mata niya. Wilder! Nakangiting humarap si Eduardo. Nakalahad pa ang kamay nito na tiningnan lamang ang binata. Itinawo na lamang ng matanda ang pagkapahiya. Bitawan niyo siya. Baling nito sa mga lalaking hawak ang dalaga. Pagmamay-ari ko siya. Aniya naman ni Eduardo habang nakangiti. Sinulya pa ni Wilder si Lennox. Pormal itong nagtungo sa tabi niya. Tingnan mo nga kung may tag yung bago kong kasambahay. Utos niya sa kanang kamay. Nagpunta ito kay Bella at sinipat-sipat ng tingin. Wala boss. Ngumisi si Wilder bago humakbang palapit kay Eduardo. Walang nakalagay na pagmamay-ari mo siya. Isa pa? Nakakagulo ka sa negosyo ko. Wilder! Eduardo, wala kong oras makipaggaguhan sa'yo ngayon. Bitawan niyo ang babaeng hawak ng mga tauhan mo. Matapang niyang utos. Tumigas ang anyo ni Eduardo. Napalunok ng laway si Bella nang bitawan siya ng mga lalaki. Nakangiti si Wilder nang hawakan ang balikat ng isa sa mga leader ng sindikato. Ganyan nga tanda. Nang aasarin niyang puri. Sa akin ang babaeng yan. Naging seryoso si Eduardo habang may nagtitimping galit. Nilingan niya ang dalagang siguradong hindi niya ibibigay rito. Nginitian niya ang matanda at tinik sa balikat. Ayoko lang nang naiistorbo ang negosyo ko. Kumisap ang mga mata ni Bella. Kung ganun, babalikan ko siya. Tumindig ng diretso si Wilder at kaswal na nagkibit balikat. Hanggat hindi akin ang hahawakan mo, hindi tayo magkakagulo. Isang ngiti naman ang ginawa niya sa harap ng matandang pulang-pula sa galit. Isa pa, dapat nagpapahinga ng matandang tulad mo. Yung kalusugan mo, ingatan mo, para marami ka pang buhay na masira. Maangas na aniya ni Wilder. Boys, let's go! Gigil na sigaw ni Eduardo bago sinulya pa ng dalaga at tumalikod. Linisin yung basurang to! Mahina ngunit galit na tono ng leader ng mafia. Nang tingnan nito si Bella ay muntik pang mapaiyak ang dalaga. Basta na lamang siya hinila ng binata. Labas!
sigaw ni Wilder sa babaeng nasa loob ng silid na kaninang kaakbay. Nagkandara pa itong umibis ng kwarto. Pabaliang binitawan niya ang dalaga. Anong kalokohan ang ginawa mo? Ang sabi ko sa'yo, hanapin mo si Lennox at bumalik ka rito. Pero anong... Natigilan si Wilder nang masilayan si Bella na tumutulo ang mga luha sa pisngi. Inosenteng pinagmamasdan siya. Kumisap ang mga mata niya at marahang humupa ang nararamdamang galit sa dibdib. Ngayon na nakikita niya ang mga luha ng dalaga. Ayokong sumama sa kanya. Ayokong magpakasal sa kanya. Natatakot ako kay Eduardo. Tulungan mo ako. Nangihinang pahayag ni Bella habang patuloy ang pagdaloy ng luha sa pisngi. Tumaas ang dibdib ni Wilder. May kung ano sa dibdib niyang nagising habang nakatitig ngayon sa dalagang bakas ang matinding takot. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang akong ipaubaya sa kanya, Wilder. Naikuyom ng binata ang kamao. Sa pagkakataon na ito, may nararamdaman siyang hindi niya kayang ipaliwanag. Tila ba bagong emosyon ito sa puso niya, sa buong katauhan niya. Pakasalan mo ko. Napakunot noo si Wilder. Nilinis ni Bella ang lalamunan. Wala na siyang maisip na paraan para manatiling sakop ng binata. Ramdam niyang dito magiging ligtas siya, hindi lang kay Eduardo, kundi sa mundo. Nakikita niya ang tapang na meron si Wilder. Tapang na handa kang ipaglaban sa kung sino at saan. Kung matatali siya rito sa pamamagitan ng kasal, hindi na siya maangkin ng matanda. Dahil mayroon ng nagmamay-ari sa kanya. Sigurado naman kahit makasal sila ng leader ng mafia, hindi siya nito ituturing na tunay na asawa. Pwede siya nitong gawing kasambahay, alipin, utos-utusan dahil malabo siyang mahalin ni Wilder at ganoon rin siya. Pakasalan mo ko. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Desperadang ulit ni Bella. Pakasalan? Naglakad ang binata palapit sa kanya. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nag-aalok ka ng kasal sa isang mafia? Sa isang kriminal? At makasalanan? Nakangiting tanong ni Wilder. Naniniwala akong maililigtas mo ko. Nananatiling pinagmamasdan siya ng binata. Alam kong may dahilan kung bakit kita natagpuan. Ani yan ang dalaga. At anong dahilan? Nagkatitigan silang dalawa. Bakit mas pipiliin mo kung pakasalan kaysa kay Eduardo? Dahil ba mas bata ko kaysa sa kanya? At hamak na may itsura? Panunuya ni Wilder. Tinitigan lamang siya ni Bella. Kilala ko ang ganyang klase ng babae. Hindi. May tiwala ako sa'yo. Nabitin lahat ng sasabihin ni Wilder nang marinig yon sa dalaga. Lumamlam ang mga mata niya nang masilayan ang imahe nito. Marahang humakbang si Bella palapit dito. May nakikita akong pag-asa sa'yo. Kung may kinatatakutan man ako, si Eduardo yon. Hindi dahil sa physical niyang anyo. Nararamdaman kong mapapahamak ako sa kanya. At sa akin, akala mo ligtas ka? Natahimik ang dalaga. Magkadugtong ang kanilang mga tingin. Binabasa ang parehong emosyon tuwid sa mga mata. Wala akong pinagkaiba kay Eduardo. Isang hakbang lamang ang ginawa ni Wilder para magtungo sa tapat niya. Maingat niyang tiningnan ang binata. Kaya rin kitang saktan, pahirapan o masigit pa. Kaya bakit mo ako papakasalan? Mahabang tanong ng leader ng mafia. Dahil may nakikita ko sa iyong pag-asa. Naghinang ang kanilang mga mata. Animo'y parehong huminto ang kanilang mga mundo. Rinig na rinig ni Wilder ang sariling tibok ng puso. Hindi niya inaasahan ang narinig mula sa dalaga. Paano nito nakikita ang pag-asa sa kanya? Hindi ba nito alam na noon pa man sumuko na siya? Nasaan si Boss Wilder? Ewan ko. Maaga raw umalis. Maaga yatang ng babae. Sagot ni Bella. Natawa si Cora. Nakupo ito sa isang mesang sugalan at nag-aayos ng playing cards. Eh bakit hindi kasama si Lennox? Tanong nito. Napatingin siya sa kanang kamay ni Wilder sa di kalayuan.
Noong magising siya ay sadyang hinintay siya nito para raw sabay na silang magtungo sa kasino. Baka para hindi maagawan. Patuloy niyang tugon. Bella, hindi talaga pwedeng mangyari yun. Patalon na bumaba si Cora at humarap sa dalaga. Ang pagmamay-ari ni Boss Wilder ay kay Boss Wilder lang. Saan ka bang bundok nakatira at wala kang kaalam-alam sa kanya? Sa bayan, yung tiyahin ko kasi madalang akong palabasin ng bahay. Lagi lang akong nakakulong. Eh, si Eduardo Agoncillo, paano mo nakilala? Ibinenta ko ng tiyahin ko sa kanya. Kaya ka tumakas? Usisa ni Cora. Tango lamang ang sinagot ni Bella. Siguradong hanggat nandito ka sa poder ni Boss Wilder, ligtas ka. Hinawakan pa siya nito sa balikat. Nagtaka siya bigla habang pinagmamasda ng dalaga. Ikaw, Cora, bakit ka napunta sa kanya? Dito sa kasino? Tanong ni Bella. Ngumiti ito. Iniligtas ako ni Boss sa prostitution. Kumurap ang mga mata niya. Nagulantang na lamang silang lahat sa loob nang may pumasok na mga lalaki. Agad na umatra si Lennox at nagtungo sa dalaga. Anong nangyayari? Tanong ni Bella habang kahawak kamay si Cora. Bella! Bella, my love! Eduardo? Wika niya nang pumasok ang matanda sa loob. Namiss mo ba ako? Nakakalokong ngumiti pa ito. Eduardo, anong ibig sabihin nito? Si Lennox ang nagtatanong habang nakaharang kay Bella. Naroon kasi ang ilinitong tauhan na may hawak pa na armas. Habang ang nasa loob ng mga lalaki ay nakataas na rin ng mga barel. May binabawi lang akong pag-aari. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong hindi mo ako pag-aari? Hinding-hindi mangyayari yun. Sigaw ni Bella mula sa likuran ng kanang kamay ni Wilder. Tingnan natin. Mayabang na aniya ni Eduardo. Agad na itinaas at nakahandang kalabitin ng mga tauhan nito ang mga baril na nakatutok. Napayuko at napatili sila ni Cora nang maghanda na rin ang mga tauhan sa kasino. Hindi ka ba natatakot sa buhay mo, Eduardo? Talagang si Boss Wilder ang kakalabanin mo? Natatawang tanong ni Lennox habang hawak ang isang barel at nakatutok sa matanda. Walang masasaktan kung sasama si Bella sa akin. Ganun kadali. Marahang itinaas ng dalaga ang muka. Sinili pa siya ni Eduardo habang nakangiti. Hindi ba? Gusto mo bang magkalat ang dugo ng mga taong ito dahil lang sa'yo? Pangungonsensya ng matanda. Nagkis-kisa ng mga ngipi ni Bella habang suklam na nakatitig sa matanda. Magdesisyon ka na. Bigla na lamang nagbago ang emosyon nito. Naging galit at inangat ang brasong may hawak na mahabang barel at itinoon kay Lennox. Maaati mo bang mamatay ang mga taong to dahil sa'yo? Patuloy ni Eduardo. Napatingin si Bella sa mga lalaking tauhan ng kasino. Tumulo ang mga luha niya. Hindi kaya ng konsensya niyang magbuwis ng buhay ang mga ito dahil lamang sa kanya. Dahil lamang sa pagtatago niya. Hindi niya kayang magdanak ang dugo sa harap niya. Isa. Dalawa. Tatlo. At bago pa kalabitin ng matanda ang gatilyo, ay nagtungo si Bella sa harapan ni Lennox. Sasama na ako sa'yo. Aniya niya. Bella. Hinawakan siya ni Cora. Naiiyak niya itong nilinga. Hindi niyo ko kaano-ano para magbuwis kayo ng buhay para sa akin. Sinulya pa ni Bella ang mga lalaking nakataas ang mga barel. Masama nga siguro ang mga ito pero siguradong may pamilya ang mga tauhan ng kasino at masasaktan ang pamilya ng mga ito kung may mangyayaring masama. Hindi pwede. Aniya naman ni Lennox. Ngumiti siya ng malungkot dito. Hinawakan niya ang braso nito at marahang ibinaba ang barel. Ayos lang, Lennox. Salamat. Naiiyak niyang wika. Tinapunan ng tingin ng dalaga si Eduardo. Alam niyang hindi siya tatantanan ng matanda, kahit siguro saan siya magtago. Panahon na para harapin ang masaklap niyang kapalaran. Isa pa, wala namang makaliligtas sa kanya. Meron man, malabo namang hawakan ito ang kamay niya at ilayo sa matanda. Baka pare-pareho ang mga ito ng konsensya at kaduluwa.
hinila si Bella ng isa sa mga tauhan ni Eduardo. Matigas man ang pagtanggi ni Lennox, ay nadala na ang dalaga sa labas ng kasino. Itinulak papasok ng kotse. Ang sabi ko naman sa'yo, akin ka. Hinawakan ng matanda ang pisngi niya habang naroon sila sa backseat ng sasakyan at kasalukuyan ng umaabante. May mga luhang isnarado ni Bella ang mga mata. Sinubukan pa niyang iiwas ang pisngi. Ngunit gigil na hinablot at pinigayo ni Eduardo. Habang palayo ng palayo sa lugar na akala niya ay magiging ligtas siya, naglalaho na rin ang pag-asa niyang makatakas sa kamay ng masaklap na kapalaran. Nang ilalapit na ni Eduardo ang labi sa pisngi niya, ay malakas na huminto ang sinasakyan nila. Agad na tumaas ang dibdib ni Bella at itinoon ang atensyon ng tuwid. Anong? Bulalas ng matanda. Napangiti siya kasabay ng pagtulo ng luha nang masilay ng leader ng mafia na nasa gitna ng kotse. Wilder? Hindi makapaniwalang usal niya. Dire-diretsong nagtungo si Wilder kung nasaan ang dalaga. Nang buksan ang pinto at nagtama ang mga mata nila ni Bella, nagkatitigan sila. Naroon ang mga luha at ang takot sa mukha ng kaniyang assistant. Tumigas ang aniyo niya at ibinaling ang galit na mga mata sa matandang nakakapit dito. Wilder, anong problem? Hindi na natapos ni Eduardo nang hawakan niya ang pulsuhan ni Bella at hinila palabas. Napatitig ang dalaga sa kamay ng binata. Wilder, anong problema mo? Eduardo, para na lang sa edad mo. Palalagpasin ko ang panggugulo mo sa kasino ko. Sa susunod na magkamali ka ulit, aaga ang retirement mo, tanda. Malakas na isinarado ni Wilder ang pinto ng kotse. Nang pumihit para maglakad, ay natigilan siya. Humigpit ang kapit ng binata sa pulsuhan ng dalaga. Mabilis pa rin ang pagtaas ng dibdib niya. Hingal na hingal siya sa pagod. Halos paliparin niya ang kotse para mahabol ito. At kung bakit, kahit ang sarili ay tinatanong niya at wala siyang maisagot sa tanong na yon. Wilder. Tumutulo ang mga luha ni Bella habang umiiyak na nakatingala rito. Mas piniling ihakbang ni Wilder ang paa ngunit mabilis na hinila ng dalaga ang kamay niya. At nang humarap siya rito, ay isang mahigpit na yakap ang nasalubong niya mula kay Bella. Salamat. Bumaba ang mga mata niya rito habang nakaangat ang mga braso. Wilder! Sabay silang napatingin kay Eduardo nang lumabas sa kotse ang matanda. Kumala si Bella sa pagkakayakap sa binata. Ang sabi ko sa'yo nun, hanggat hindi akin ang hahawakan mo, hindi tayo magkakagulo. Pagpapaalala ni Wilder dito. Kumura pa ang mata ni Bella. Sanan niya sa niya ang kanang kamay at lumapit ito at may inabot na papel at ballpen. Pirmahan mo. Sa dalaga naman niya ito'y binigay. Ano to? Takang tanong niya. Akin ka na, Bella. Nagsalubong ang mga mata nila ng leader ng mafia. Sa oras na pumirma ka, akin ka na. Napangiti siya at mas lalong sumagana ang luha. Kinuha niyang panulat at nagmamadaling pumirma roon. Hindi siya nagdalawang isip, ninatakot o nag-alangan. Napangiti si Wilder ng masilayan ang pagsulat ni Bella. Mabilis niyang kinuha ang papel, kinuha at itinaas yon para ipakita kay Eduardo. Huwag kang magkakamaling hawakan ng asawa ko. Ako lang ang may karapatan sa kanya. Naiintindihan mo? Nagbabantang tanong niya sa matanda. Nakita niya ang paguhit ng galit sa mukha ni Eduardo. Ngumisi siya rito. Alis na. Seryosong dagdag ni Wilder. Bella! Masayang sinalubong ni Cora ang dalaga nang makabalik sila sa kasino. Nagyakap silang dalawa. Napatingin siya sa leader ng mafia na magpatuloy ito sa paglalakad papunta ng silid. Nakahinga siya ng maluwag. Ngayon, wala nang magagawa si Eduardo. Nasa tabi na siya ng kaniyang asawa at siguradong ligtas siya sa piling nito bawat minuto. Saan ka pupunta? Nagtatakang lumingas si Bella. Papasok na siya ngayon sa kaniyang silid. Matutulog na po.
Tugon niya kay Wilder. May nakalimutan ka yata. Napakunot noo siya at napaisip. Lumaki ang mata niya nang maglakad ang binata palapit sa kanya. Napasandal si Bella sa pinto na ikinangiti ni Wilder. Kinakabahang inangat niyang muka. Itinoo nito ang mga palad sa magkabila at ikinulong siya nito. Anong nakalimutan ko? Takang tanong niya. Na may asawa ka na at akin ka na. Napalulon siya ng laway habang halos kaunti na lamang ang layo ng tangos ng ilong ni Wilder sa kanya. Mrs. Wilder ka na ngayon. Ibinaba lamang ni Bella ng kaunti ang muka. Oo nga pala. Salamat. Inilagay ni Wilder ang hintuturo sa labi ng asawa. Itinaas nito ang inosenteng muka. Gusto kong makatabi ang asawa ko sa pagtulog. Pigil ang hininga ni Bella. Nangitian siya ng asawa ay tila ba naglaho ang kaba niya. Tuwid at nakatihaya siyang nakahiga. Nakatitig siya sa kisame. Narinig niya ang pagtawa ni Wilder. Kagagaling lamang nito sa pagligo. Kahit hindi niya tingnan, alam niya kung bakit ito natawa. Yun ay dahil sa mga una na nakaharang sa pagitan nila. Anong kalokohan to? Natatawang tanong pa rin ang leader ng mafia habang kinukuskos ang basang buhok at umupo sa kama. Boss Wilder, hindi na siguro natin kailangan gawin yung ginagawa ng mag-asawa sa ka. Oo naman. Naging maaga pang pagsagot ni Wilder, dahilan para lingain niya ito. Hindi niya alam kung bakit parang nadismaya siya. Hindi dahil walang mangyayari sa kanila, kundi siguradong sigurado ito sa sinabi sa kanya. Sinalubong ni Wilder ang mata ng asawa. Hindi ka ba magulo kapag natutulog? Tanong niya rito. Hindi po. Good. Hinawi na nito ang kumot at tinalikuran siya. Napatitig na lamang si Bella sa likuran nito. Ang buong akala niya ay matandang si Eduardo ang makakasama niya simula ngayong araw. Ano na lang ang mangyayari sa kanya kung wala ang leader ng mafia na ito? Baka tuloy na siyang nasira at inabuso ng matanda. Nang magmulat si Wilder kinaumagahan, ay napatingin siya sa babaeng nakayakap sa kanya. Naroon sa dibdib niya ang asawa. Mahigpit na mahigpit ang pagkakayakap sa kanya. Dahil siguro sa lamig ng kanilang silid, wala na rin ang harang nilang unan. Hoy, bitaw na. Aniya niya habang inaalis ang braso ni Bella. Umungo lang ito at ibinalik ang braso sa pagkakayakap sa kanya. Tumingala si Wilder sa kisame hanggang sa muling bumalik ang tingin niya sa asawa. Marahan niyang itinaas ang kamay at ginantihan ito ng yakap. Wala naman sigurong masama sa simpleng yakapan nila dahil sila naman ay mag-asawa. Naalala niya ang takot na naramdaman niya sa buong buhay niya nang maabutan si Lennox sa kasino at sabihin lahat nito ang nangyaring pagtangay ni Eduardo sa dalaga. Hati sa takot at galit ang gumupo sa kanyang katauhan. At natagpuan na lang niya ang sariling hinahabol ang babaeng handa niyang pakasalan at protektahan. Naging mahigpit ang pagkakayakap ni Wilder kay Bella. Hindi siya papayag na masaktan ang asawa niya ng kahit na sino. Iaalay niyang buhay at ang lahat ng meron siya bilang isang mafia leader para rito. Dahil ito ang kauna-unahang may naniwala at nagtiwala sa kanya sa kabila ng lahat ng masama at madilim na tingin sa kanya ng iba. Napaseryoso si Bella ng salubungin at pumalupot agad ang babaeng noong nakarang araw na kasama nito. May kung anong pumitik sa puso niya habang nakatitig sa mga ito. Dire-diretso ang dalawa na nagtungo sa silid nito. Naiwan siyang nakapako ang mga mata roon. Mrs. Wilder ka na pala ngayon, Ma'am Bella. Binangga siya ni Cora sa balikat. Hindi. Matamlay niyang sagot habang nakatitig pa rin sa pintong nakasarado. Bakit? Kasal ka na kay boss. At alam mo bang ikaw lang babaeng pinakasalan niya sa lahat ng naging babae niya? Inakbayan siya ni Cora habang parehong nakatuon ang mata sa isang direksyon. Kasal, tingnan mo nga, may kasakasama siyang babae. Paano ako matatawag na asawa niya?
Mapait na tanong ni Bella. Nagkatinginan sila ni Cora habang hindi niya kayang itago ang sakit na hindi niya alam kung saan nang gagaling. Hinawakan nito ang kamay niya at ngumiti ng malungkot. Gusto mo na siya? Hindi kita masisisi na ganyan ang nararamdaman mo, Bella. Si Boss Wilder ang nagpalasakit sa'yo habang yung sarili mong kadugo, itinula ka sa kapahamakan. Pumatak ang mga luha niya. Pero paalala lang, huwag mong bigyan ng kahulugan ang ginawa niyang pagtulong. Dahil noon pa man, ay tumutulong na si Boss Wilder sa mga babaeng inaabuso. Katulad ko. Katulad ng babaeng kasama niya sa kwarto ngayon. Nagtagpo ang mata nila ni Cora. Mahilig lang talaga siyang tumulong kahit hindi halata. Kapalit ba nun ang serbisyo na binibigay ng mga babae ang kailangan niya? Hindi niya matanggap na wika. Lihim na pinagmamasdan ni Wilder ang asawa. Naroon ito sa counter at tinutulungan si Cora na magpunas ng mga baso. Pailalim na binato ng tingin ni Bella si Wilder nang yakapin ito ng babae sa tiyan. Napatingin sa kanya ang lahat ng pabagsak niyang bitawan ng baso dahil sa inis. Aray! Bulalas niya na nakapagpatuwid ng pagkakatayo ng leader ng mafia. Okay ka lang? Nilapitan siya ni Cora. Okay lang. Nagkatinginan sila ni Wilder, siya ang unang umiwas at umalis. Bella. Salamat, Cora. Tinanggap niya ang binigay nitong gamot para sa sugat niya sa daliri. Nagtungo siya sa likod ng kasino. Dahil bukod sa sugat, ay hindi niya rin matiisa na nakikita ang amo at ang babae nito. Para siyang bombang sasabog. At sino siya para masaktan? Obvious naman na walang pakialam si Wilder sa nararamdaman niya. Kaya harap-harap ang nakikipaglapit si Wilder sa ibang babae. Dahil hindi siya itinuturing nitong asawa. Pero bakit niya ba may nararamdaman siyang sakit sa kalooban? Napahawak sa dibdib si Bella. Pinakikinggan ang ibinubulong ng puso. Ano bang naroon? Bakit bigla na lang siyang nagagalit sa mafia leader na yon sa tuwing may babaeng lumalapit dito? Noong unang araw na magtama ang mata nila ni Wilder, ang tingin, ngiti at presensya nitong nakakatakot ay hindi hadlang para mamangha siya rito. At ang pagligtas nito mula sa tuluyang pagdala sa kanya ng matandang si Eduardo. Parang nung araw na yon, mas lalong lumalim ang pagkamangha niya rito. At ngayon, alam niyang nagkakaroon ng pwesto sa puso niya si Wilder. Kahit na pinakasalan lamang siya nito para iligtas. Alam naman ni Bella na sa kanya naman lahat ng pabor. Kalabisan bang hilingin na pati ang puso nito mapa sa kanya rin? Natigilan siya sa mahinang pagiyak ng may umupo sa baba at tapat niya. Boss Wilder? Aniya niya. Huwag ka nang magtrabaho sa counter. Seryosong saad ni Wilder. Kinuha nito ang daliri ng asawa na may sugat. Hinawakan niya ang hintuturo nito at pinunasan ng bulak. Asawa kita. Hindi ka dapat nagtatrabaho. Napahinto si Wilder nang ilayo ni Bella ang hintuturo. Umangat ang tingin sa kanya ng leader ng mafia. Asawa? Oo, siguro sa papel. Matabang niyang wika. Anong sinasabi mo, Mrs. Wilder? Wala. Tumayo na si Bella at akmang tatalikod nang hawakan siya sa siko ng asawa at pinaharap. May kinuha si Wilder sa bulsa. Tuluyan ang nahulog ang butil ng luha niya sa mga mata nang masilayan ng isang singsing. Sa sobrang buwisit ko sa matanda na yun, nakalimutan kong ibigay ito sa'yo. Aniya nito habang isinusuot sa palasingsingan niya ang hawak. Kinabahang inangat ni Wilder ang mukha para tingnan ang asawa. Sinuot ko na rin yung akin. Napangiti si Bella habang may mga luha pa rin. Nang itaas ni Wilder ang kaliwang kamay at ipakita nito ang isang gintong wedding ring. Tinitigan niya ito sa mga mata. Nailang naman ang leader ng mafia. May pupuntahan tayo mamaya. Huwag kang magpakasugat. Bili ni Wilder sa kaniya bago umalis. Napangiti ng mas matamis si Bella habang sinusundan ang tingin ng asawa. Bago muling binalikan ng tingin ng singsing na tanda na kasal na silang dalawa sa isa't isa. Inayusan siya ni Cora. Dinamitan ng isang magandang bestida. Inayos ang buhok at nilagyan ng makeup.
Natulala pa nga si Wilder nang makita siya. At naging tahimik din ito habang nasa biyahe sila papunta sa isang restaurant. Pero kahit siya rin naman ay nahiya sa gwapong asawa. Kahit naman natural at ordinaryong suit lang ang suot nito, sapat na yon para mahiya siyang tumabi sa malartistang mafia leader. Tahimik sila sa mesa habang kumakain. Elegante at espesyal ang pagkain, ganun na rin ang lugar. Naroon sila sa veranda ng restaurant na para lamang daw sa mga VIP. Boss, buti wala kayong trabaho ngayong gabi. Isa pa, okay lang bang iwan natin yung kasino? Tanong ni Bella. Nandun si Lennox. Siya nang bahala. Kaswal nitong sagot habang maingat na ngumunguya ng steak. Boss, pwedeng malaman kung paano kayo naging mafia? Huminto si Wilder at marahang sinalubong ang tingin ng asawa. Parang bata itong naghihintay ng kwento niya. Akala ko kasi noon sa ibang bansa at hindi totoo sa Pilipinas ang mafia. Tapos ngayon kaharap na kita. At yung pamilya mo o magulang mo, nasan sila? Nanggaling ako sa South Florida. Adopted child ako ng mga Wilder. Mga Amerikano sila. Kaso wala rin nangyari. 18 ako nang umalis ako sa kanila. Parte ako ron ng isang mafia group. Nung bumalik ako sa Pilipinas, akala ko magbabago ang nakasanayan ko. Matiyagang nakikinig si Bella sa asawa. Hindi niya inaalis ang mata sa gwapong mukha nito. Nagkamali ako. Mafia pa rin ako. Pero ngayon, ako na ang boss. Ironic. Pero kakaiba ka. Tinitigan ni Wilder ang kaharap. Ikaw lang mafia ang tumutulong sa iba. Hindi lang ako. Maraming tao riyan. Maraming akala mo masama. Pero hindi mo alam na tumutulong sa iba. Isa pa, kapag bukal sa loob mong tumulong, hindi mo naman kailangang sabihin sa sanlibutan. Kumurba ang ngiti sa labi ni Bella dahil sa narinig kay Wilder. Tama ka. At saka matalino ka rin. Kasi mga babae ang tinutulungan mo. Makatatanggap ka talaga ng kapalit. Parinig niya rito bago pinutol ang pakikipagtitigan at kunyaring itinuon sa plato. Anong ibig mong sabihin ron, Mrs. Wilder? Si Wilder naman ang nakangiti. Kasi nabibigay nilang pangangailangan mo. Hindi ko hinihingi sa iyo yan. O sa kanila. Katwira ng nakangiti pa ring mafia leader. Inihinto ni Bella ang ginagawa at pinagtagpo ang tingin nila ng asawa. Pero tinatanggap mo. Masamang tumanggi sa grasya. Pagsakay naman ni Wilder sa iniisip ni Bella sa kanya. Magsi-CR lang ako. Bisit na umiwas siya sa usapan. Tumayo siya at naglakad palayo sa mesa. Nakangiting sinusundan siya ng tingin ni Wilder. Nakatitig ngayon sa salamin si Bella. Gustong gusto na niyang diretsuhin ang asawa. Pero paniguradong magmumukha lang siyang tanga. Paano kung itanong ito kung bakit siya nagagalit sa mga babaeng pinag-uusapan nila? Binasa niya ng tubig ang muka at muling tinitigan ang sarili. Magsasayang lamang siya ng oras, pansin, panahon at lakas kung seseryosohin niya ang nararamdaman. Kung alam niya sa dulo na masasaktan lang din siya dahil hindi pareho ang nararamdaman nila ni Wilder. Magkaibang magkaiba sila nito. Sorry, miss. Okay ka lang? Alalay siya ngayon ng isang lalaki matapos lang magkabanggaan sa hallway ng comfort room. Okay lang. Inilayo ni Bella ang sarili. Are you sure? Hinawakan ito ang bewang niya. Iyon ang eksaktong naabutan ni Wilder nang magtaas ng mukha si Bella at napatingin siya sa direksyon ng asawa. Nakita niya ang galit sa anyo ni Wilder. Wilder! Akma pa lamang siya nga harang nang mahagip agad nito ang leeg ng lalaki. Napatili si Bella nang idikit nito ang estranghero sa pader habang sakal-sakal at walang kahirap-hirap ang kanyang asawa na gawin yon. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Wilder! Ano ba? Bitawan mo nga siya! Pilit niyang inaalis ang braso nito. Pulang-pula na ang mukha ng lalaking sakal-sakal ni Wilder. Ano ba? Bitawan mo siya! Gigil na binitawan ng mafia leader ang lalaki. Huwag kang magkakamaling hawakan ng asawa ko.
Hila-hila man, ay maingat pa rin si Wilder para ilabas si Bella ng restaurant. Isinakay sa kotse na halos lumipad. Napakapit na lamang siya sa seatbelt dahil sa mabilis na pagpapaandar nito. Abot-abot ang pasasalamat niya nang ligtas silang makarating sa bahay nito. Wilder, ano bang problema mo? Habol-habol ni Bella si Wilder na patungo sa kanilang kwarto. Ako ang dapat nagtatanong sa inyan. Mahinang sagot nito. Hindi pa rin humuhupa ang sarkasmo sa dibdib. Kulang na lamang patayin mo yung lalaki. Anong gusto mong gawin ko, Bella? Napamaang siya nang basta na lamang humarap ang galit na si Wilder. Pasugod din ang mukha nito na ikinaatras niya. Panoorin ka? Makipaglan. Hindi ako nakikipaglandian. Hindi ako bulag. Hindi ako naging bayolente nung may nakapulupot sa yung ibang babae. Nanginginig na wika ni Bella na ikinatigil ni Wilder. Siya naman ang naglapit ng mukha rito habang titig na titigang nanunubig na mga mata sa asawang mafia leader. Hindi ko siya sinabunutan kasi wala akong karapatan. Dagdag pa niya. Wala kaming ginagawa ni Jane. Mahinang paglilinaw nito na ang tinutukoy ang babae sa kasino. Natawa naman si Bella dahil sa inis. Wala? Akala ko ba naniniwala ka sa akin? Napakurap siya. May ngiting mapait si Wilder sa labi habang tinatanong siya. Ngayon, paniwalaan mo ko. Nang araw na makita kita, nawala na ako ng gana sa ibang babae, Bella. Lumawag ang kung anong nakadagan sa dibdib ni Bella. Pumatak na rin ang luha niya. Hindi ko alam kung sa pagkakataon na to, maniniwala ako sa iyo, Wilder. Pag-amin niya. Imposibleng walang ginagawang kababalaghan si Wilder at Jane, lalo na sa tuwing nasa isang salid ang mga ito. Pipihit na sana si Bella para tumalikod nang hablutin ni Wilder ang kamay niya. Otomatikong sinapo ang kanyang magkabilang pisngi at siniil ng isang halik. Huminto ang oras. Ganoon na rin ang mundo ni Bella. Nang kabigin siya sa bewang ng asawa, ay doon lamang siya nagising. Gusto niyang ilayo ang labi, pero wala siyang lakas. Ang halik ni Wilder ay nakakalunod at nakamamangha. Dinadala siya ng labi nito sa ibang dimensyon na mas gugustuhin niyang ipikit ang mata at iwanan ng mga tanong at alinlangan sa puso. Marahan at maingat na dinala ni Wilder ang asawa sa kanilang silid. Hindi niya binibitawan ang labi nito hanggang sa magsarado ang pinto. Kailangan niyang maiparamdam dito ang sinasabi ng puso niya. Na noong unang pagkikita pa lamang nila, alam niyang wala na siyang babaeng hihilingin pa sa buhay niya. Dahil si Bella, ang babaeng hinahanap niya. Babaeng dahilan para handa niyang iwanan ang nakasanayan at nakaraan. Sumama dito at gumawa ng mga bagong karanasan. Yung maganda, yung may patutunguhan, yung may tunay na pagmamahalan. Nakahiga ngayon sa bisig ni Wilder ang tulog na si Bella matapos ang mainit nilang pagsasama sa kama. Sinusuklay niyang mahaba nitong buhok. Napangiti siya nang makitang singsing sa daliri niya. Noong araw na sumugod si Eduardo sa kasino nila, iyon ang araw na namili siya ng singsing at kinuha ang mga papeles para legal at formal silang makasal. At kahit siya, hindi niya nakita ang sarili na gagawin ito para sa isang babae o gumawa ng ganitong klaseng matinong desisyon sa buhay. Si Bella lang ang naging malinaw niyang naging direksyon sa buhay. Mrs. Wilder. Nakangiting tawag niya rito. Umayos lamang ito ng pagkakayakap sa kanya. Mas lalong tumamis ang ngiti sa labi ng mafia leader, hinalikan niya ito sa ulo at buong pusong niyakap. Marahang iminulat ni Bella ang mga mata. Napatingin siya sa katabi. Blanko na yon at wala na si Wilder sa kama. Dahan-dahan siyang bumangon. Naroon sa bandang paanan niya ang isang breakfast tray. Kinuha niya yon habang takip-takip ng kumot ang hubad na katawan. Natigilan siya at napatitig sa isang pwesto. Naalala niyang nangyari kagabi. Ang halik ni Wilder nung may nangyayari sa kanila. Pakiramdam niya tila totoo silang mag-asawa. Totoong nagmamahal na nagpapakita ng mga kilos para ipadama ang pag-ibig na bumubugso at hindi kayang sabihin. Kaya dinaan na lamang sa halik at yakap.
Ramdam niya si Wilder at ang puso nito. Sana lamang ay hindi siya nagkamali. Sana magkaroon ng liwanag ang relasyon nilang dalawa. Matapos niyang maibigay ang sarili sa kauna-unahang pagkakataon. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Bella. Naroon sa silya sa Wilder at tila ba hinahalik-halika ni Jane. Mabilis na itinulak ni Wilder ang dalagang kanina pa siya tinutokso-tokso. Bella? Nanginginig niyang boses. Tumulo agad ang mga luha ni Bella, hindi makapaniwalang nakatitig sa asawa. Ang pag-asa at pangarap niya ay gumuho. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Mabilis na nagtungo sa kanya si Wilder para makapagpaliwanag, pero isang sampal ang natanggap nito. Tigagal si Wilder. Bakit ba ako umasa? Bakit ako nangarap na pwedeng magbago at magseryoso ang isang tulad mo? Dinuro pa ni Bella ang dibdib ng asawa. Wala kang kwenta. Ibinigay ko ang sarili ko sa isang taong hindi kayang magbago. Sayang ang pagmamahal ko sa iyo, Wilder. Umiiyak siyang tumalikod at lumabas ng silid. Naiwang tulala si Wilder. Ramdam niya ang pumamasa ng mga mata. At alam niya ang dahilan. Nasasaktan siya dahil nasaktan niya ang babaeng mahal. Boss! Mabilis niyang iniwas ang braso kay Jane. Umalis ka na, Jane. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng nagawa ko para sa'yo. Ito lang igaganti mo sa akin. Hinanakit niya sa babaeng tinulungan noon. Nang makapasok siya sa silid kanina ng dumating sa kasino, agad itong lumapit at nagpakita sa kanya ng motibo. Pero hindi siya natukso kahit isang sandali. Dahil kontento siya sa asawa at wala nang balak maghanap ng iba. Nang bigla siyang hinalikan ni Jane. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, ayun ang bumungad na eksena kay Bella. Mahirap talagang magtiwala sa mga tao sa paligid mo. Dahil kahit gawan mo ang mga ito ng mabuti, ay hindi mo alam ang isusukli ng mga ito. Ano? Halos magunaw ang buong kasino sa lakas ng boses ni Wilder. Sabi ni Mario, naroon raw si Miss Bella sa kanila. Ulit ni Lennox. Tinutukoy nila ang espiya nila sa kampo ni Eduardo. Naging matalim ang mata ng leader ng mafia group. Babawiin ko ang asawa ko. Desidido niyang wika. Bago tiningnan si Lennox, tumangoy ito at handa siyang samahan sa laban ng pagmamahal. Sabi ko naman sa'yo, sa akin ka na lang. Si Wilder, marami kang kagaw sa kanya. Kung ako lang, iyong iwa ko. Nakaupo ngayon si Bella sa sofa kaharap ang matanda. Sa bukso ng nararamdaman ay hindi niya alam kung bakit siya narito. Basta na lamang may humila sa kanya. Wala rin naman siyang ibang pupuntahan. Kung sa tiyahin ay alam niyang dito rin naman siya itatapon ito. Anong pinagkaiba kung siya mismo magtutungo sa kapalaran na noon pa man ay para talaga sa kanya? Wala namang maghahanap at magmamahal sa tulad niya. Dahil kahit nga sariling kamag-anak niya, walang alinlangan siyang ibinenta. Sa isang mafia pa siya umasa. Ipapasa walang bisa ko ang kasal niyo ni Wilder. Maliwanag? Tapos, dadalhin kita sa ibang bansa. Otomatikong nagtama ang mata ni Bella at nang matanda. Lilipad tayo ngayong gabi. Pero hindi ito ang pinag-usapan natin, Eduardo. Tingin mo may magagawa ka pa? Isang isi ang ikinatayo niya sa kinaupuan. Tila nagsisisi siya sa sariling katangahan at kabaliwan. Bakit siya nagtungo sa taong mapapahamak siya? Aalis na ako. Pero agad siyang hinawakan ng mga tao ni Eduardo. Ano ba? Bitawan niyo ako! Nagwawala si Bella habang hawak-hawak siya sa magkabilang braso ng mga lalaking tauhan ng matanda. Bitaw! Ano ba? Sigaw niya. Nang akma siyang isasakay sa bukas na pinto ng kotse, ay may narinig silang putok ng barel. Napatili siya sandali ng masilayan ang mga sasakyang sumira sa malaking gate ni Eduardo. Nabitawan siya ng mga tauhan ng matanda. Dali-dali siya nagtago sa kotse dahil nagkakapalitan ng putukan. Sinabi ko na sa iyo, Eduardo, huwag mong hawakan ang pag-aari ko. Wilder? Nanginginig niyong boses na wika habang humihinga ng mabilis. Naroon sa gitna si Wilder may hawak na barel. Habang nasa gilid niya, ang laksa-laksang tauhan.
galing pa sa ibang lugar. Ang mga ito ay dati niyang mga tauhan, habang ang iba ay nag-iba ng direksyong mas maayos at maganda sa buhay. Pero may pagsasamang hindi makakalimutan at handa siyang samahan siya sa laban na ito. Wilder, lumayas ka rito! Sigaw ni Eduardo habang nakatago sa kotse. Itinaas ni Wilder ang kamay para pahintuin ang mga baril na makagrupo. Tumahimik ang kapaligiran. Bella, makinig ka! Nanatiling nakatago si Bella sa kotse. Mahal kita. Maniwala ka. Magbabago ako para sa'yo. Lahat ng gusto mo, gagawin ko. Bumalik ka lang sa akin. Ikaw ang pinakamahalaga at hindi matutumbas ang pag-aari ko. Tumulo ang mga luha niya. Wilder! Bigla na lamang lumabas siya sa kotse. Nakalimutan ang panganib. Mula sa kinatatayuan ay nagtama ang mga mata nilang mag-asawa. Umiiyak siyang umiti rito. Mahal din kita. Lumaki ang mga mata ni Wilder nang masilayang tumayo si Eduardo. Nakatutok ang baril kay Bella. Kitang-kita niya kung paano kalabitin ito ang gatilyo at magtungo sa direksyon ng pinakamamahal na asawa. Tumumba si Bella. Agad namang nabaril ni Lennox si Eduardo. Bella! Naiyak na wika ni Wilder habang nasa mga hita niya ang asawa. Wilder! Nangihina niyang sagot. Huwag mo kong iwan. Ikaw lang ang meron ako. At kung mawawala ka, hindi ko alam kung anong magiging direksyon ng buhay ko. Ngumiti si Bella at hinawakan ng may dugong kamay ang pisngi ni Wilder. Mahal kita, Wilder. Katulad mo, nagpapasalamat rin ako sa pagmamahal mo. Pinagtagpo tayo para punuin ang isa't isa ng pag-ibig na pinagkait sa atin. Umiiyak niyang pahayag. Natagpuan ko ang kapanatagan sa isang mafia leader. Natagpuan ko ang kalayaan, kapayapaan at pag-ibig sa'yo. Marahang bumangon si Bella. Nadugo ang kanang braso nito. Alalay siya ni Wilder habang may luha. Masalimuot man, naniniwala kong ito ang paraan ng tadhanan na magkita tayong dalawa. At ito na rin ang kagustuhan ng Diyos para iwanan mo ang buhay na to. Pwede bang samahan mo ako sa buhay na tahimik at mapayapa, Wilder? Ngumiti ito at hinawakan ang pisngi niya. Handa ako sa lahat. Basta kasama ka, Bella. Ang tagal kong hinintay na makahanap ng rason para tumakbo at iwanan ang bagay na meron ako. Pagod na ako sa karahasan at kalupitan. Ayokong mabuhay ng ganito. Gusto kong mabuhay ng tahimik at may pamilya. At ikaw yun. Agad na hinalikan ni Bella ang asawa. Nakangiting nanonood sina Lennox at ibang parte ng mafia group. Alam na ng mga ito ang mangyayari sa grupong itinatag ni Wilder. Mabubuwag pero hindi mawawala ang tunay nilang samahan at pagkakaibigan. Na kahit anong problema ay hindi mag-iiwanan. Dahil may matatag na silang samahan. Na sa pagkakataon na ito ay hindi nila gagamitin sa karahasan at kasamaan. Naoperahan si Bella at ligtas na naalis ang bala sa kanyang braso. Matapos nun, nagdesisyon si Wilder na tuluyang isarado ang kasino. Ang mga tao roon katulad ni Lacora at Hunter ay binigyan ng kaunting tulong ng dating mafia leader para makapagsimula. Habang silang mag-asawa, ay lumipat ng ibang lugar para magsimula muli ng bago at mas may pag-asang buhay. Karamihan din ng pera ni Wilder ay ibinigay niya kung saang-saang organisasyon na makakatulong sa iba. Sa tinagal-tagal niyang nabuhay sa mundo, masaya siya ngayong nakita ang tunay na liwanag ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na asawa na si Bella. Pinili niyang pagmamahal na papalit sa kakulangan at espasyo sa puso niya. Handa na siyang harapin ang buhay at mundo na walang kahit anong marahas na grupong kasama. Hindi na mafia group, kundi mga tunay na kaibigan sa likod niya. Habang si Bella, nagpaalam muna siya sa tiyahin. Kahit na hindi naging magandang ginawa nito, pinili niyang magpatawad. Binayaran ni Wilder ang utang nila kay Eduardo.
sa pamamagitan ng pagbabayad ng hospital bill nito. Masalimuot man ang naging umpisa ng buhay niya, wala namang katumbas ang naging huli ng kwento kung paano niya natagpuan ang taong itinadhana para sa kanya. Nasa kalagitnaan ng kasamaan, karahasan at kalupitan, pinili nilang isa't isa. Pinili nilang magbago, mabuhay ng mapayapa at magmahalan. Makalipas ang pagpapagaling ni Bella, ay agad silang nagpakasal sa simbahan na may basbas ng Diyos ang kanilang pagmamahalan. At nang mag-anunsyo ang pare, ay isang matamis na halikang naging selyo sa pag-ibig na walang hanggan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.